Pagbabaklas ng mga operatiba ng MMDA o ng Metro Manila Development Authority ang mga naglipa ng campaign posters at streamers na wala raw sa tamang lugar. Ilang kandidato rin ang nasita ng COMELEC dahil sa hindi pagsunod sa campaign guidelines. My report, si Susan Enriquez. Ang dikit-dikit at halos patong-patong ng posters at streamers na ito, hindi pinatawad ng mga operatiba ng MMDA. Sinamantala umano ng ilang local candidates ang katatapos lang na pista roon. Ito po, sumobra naman po talaga yung lagay nila, pati doon sa mga pinagbabawal na lugar, yung mga electric wires, lamp post, telephone post, lahat na po, pati yung mga signal lights na natakpan na rin po. Kapansin-pansin namang umaliwalas ang kapaligiran matapos ang pagbabaklas. Lumutang ang traffic lights na halos hindi na maaninag. Gayun din ang mga poste at kable ng kuryente. Gagawa naman daw ng report ng MMDA ang mga sangkot na politiko at isusumiti ito sa City Hall. Dahil sa pagkakalam ko, marami po silang nilabag ng ordinansa, lalo-lalo na po ng Quezon City. Aha, meron po talagang nandun po sa kanto ng Mayon at Del Monte, nakita ko na talagang malinaw po pinagbabawal nila dito sa Quezon City. Ayon sa COMELEC, hindi lang daw mga local candidate ang may mga paglabag sa guidelines sa pagpapaskil ng mga campaign poster. May mga nakita kami mga posters na nakakabit sa electric posts, which is contrary to the rules. But ako personally, I saw them sa may Quezon Boulevard. So, basta, LP. Marami umano sa mga ito malapit sa Plaza Miranda kung saan idinaos ang political rally ng Liberal Party. Bantay sarado naman ng COMELEC ang political rally ng una sa Cebu. Bagamat hindi raw sila masyadong maghihigpit sa illegal na campaign material sa loob ng venue ng mga political rally, dapat daw baklasin ang mga ito matapos ang rally. Bibigyan natin ng konting liberality para, oo, kasi ano naman yan eh, kasama sa environment yan eh, kasama dun sa atmosphere ng event. So, pabayaan na natin. Ganon din ang gagawin po sa Cebu, just to be clear. No, patas po tayo dito at wala tayong pinupunterya. May mga natanggap din sumbong ang COMELEC sa Twitter, Facebook at mycomelec.tv. Kabilang sa sinita ni Jimenez sa Twitter, ang senatoriable na si Sani Angara ng Liberal Party dahil sa poster niya sa isang poste. Nagpasalamat naman si Angara na naiparating ito sa kanya at pinatanggal na rin ang poster. Nakuha naman ng GMA News ang poster ng Kabataan Party List sa pader ng PGH. San lakas party list sa isang poste. Ayon sa Kabataan Party List, agad nilang ipatatanggal ang poster at aalamin kung sino ang naglagay nito. Ang San lakas naman, sinabing hindi pang kampanya ang kanilang poster, pagbatikos daw ito sa pagtaas ng kuryente. Ayon sa COMELEC, simple lang naman daw ang dapat tandaan sa pagkakabit ng campaign materials. Kapag wala ka sa common poster area, in violation ka. Nakikiusap nga po sa kanila, huwag na kayong maglagay doon sa illegal areas. Yung oversized posters, tarpaulins oversized, huwag na dahil sayang lang because you'll be receiving notices from us immediately. Tatangkarin nyo rin yan. Mag-iikot daw ang mga opisyal ng ahensya sa mga susunod na araw para bantayan ang pagsunod sa campaign guidelines. Susan Enriquez, GMA News.